Buksan po natin ating mga Biblia. Open your Bible to 1 Chronicles chapter 28 verse 9. Again po, open your Bible to 1 Chronicles chapter 28 verse 9. Okay, sabi po dito, no? Ito po ay napakasimpleng talata na pagkukunan natin as a basis, no, ng ating aral ngayon, ng ating topic ngayon na ibabahagi na salita ng Panginoon. Sabi po dito, chapter 28 verse 9, "And thou, Solomon, my son, know thou the God of thy father, and serve him with a perfect heart, no? And with a willing mind, no? Perfect heart and with a willing mind, for the Lord searcheth all hearts, and understandeth all the imaginations of the thoughts. If thou seek him, he will be found of thee." No? If thou seek him, he will be found of thee. But if thou forsake him, he will cast thee off forever. No? Sinabi dito, "If and thou, Solomon, my son, know thou the God of thy father, no? And serve him with a perfect heart and a willing mind." No? Alamin mo ang Diyos ng iyong mga ninuno, no? At paglingkuran mo siya na may perfect na puso at willing na kaisipan, no? Pag-iisip. "For the Lord searcheth all hearts and understandeth all the imaginations of the thoughts." Tinitingnan po ng Panginoon ang ating puso, basically. At tinitingnan niya po ang ating isip, no? Puso at isip. "If thou seek him, he will be found of thee." Kung hahanapin natin ang Panginoon, ay panigurado masumpungan natin ang Panginoon. "But if thou forsake him, he will cast thee off forever." Right? So, napakahalaga po ang pagkilala natin sa Panginoon, no? Kagaya ng ginagawa natin ngayon, ay we are studying the Word of God. We are knowing God Himself sa ating pag-aaral ngayon. Ngayon, yung ating natutunan, atin itong ilagay sa ating isip. Atin itong ilagay sa ating puso. Yan po ang tanging gusto ng Panginoon para tayo ay palaging magkaroon ng magandang bond sa Panginoon. Alam niyo po, mga ka-hopers, ang Diyos po ay laging nandyan. No? Ang problema lang kasi natin, mga tao, tayo po yung lumalayo sa Diyos. Kaya ang lalakas ng loob natin ba na akusahan ng Panginoon na bakit, Panginoon, bakit, nasaan ka o Panginoon? Diba? Nasaan ka o Diyos? Diba? Hinahanap natin siya sa panahon na tayo ay nagkakaproblema. Pero hindi natin nauunawaan kasi nga kulang tayo sa pag-aaral salita ng Panginoon. Kaya inaakusahan natin ng Panginoon, nilalayo kasi hindi natin kilala siya. Kaya tayo lumalayo sa Panginoon kasi mas nagtitiwala tayo sa sarili natin, kasi mas nagtitiwala tayo sa kung sino-sino mang tao, kasi nagtitiwala tayo sa yaman ng mayaman. Diba? Kaya tayo ay lumalayo sa Panginoon, umaalis, hindi na tayo nagtitiwala sa Kanya, hindi na natin siya hinahanap. Diba? But, you know, alam naman po natin, according to the Bible, basically, ang tao, sabi ng Bible, no one that seeks the Lord. Wala talagang maghahanap sa Panginoon. Pero, we are talking about, tayo po, ang pinag-uusapan po natin dito is yung ikaw. Tayo bilang isang mananampalataya. No? Sige, nandun na tayo. Nandun na tayo na wala, hindi tayo karapat-dapat. Pero ito, tingnan nyo mga kapatid, ha? Isipin po natin na sa nung hindi tayo karapat-dapat pero ginawa tayong karapat-dapat ng Panginoon. No? Na imbis na tayo itutungong impyerno, ay tinanggal niya tayo sa impyerno. No? Kinuha niya tayo. No? Sa pamamagitan kay Jesucristo. No? Kung sino mga manampalataya sa Kanya. Ngayon, nandun na tayo. Tapos, gusto pa natin
umalis sa Kanya, lumayo sa Kanya. Diba? Ngayon mga kapatid, it is a reminder for us. Ito po ay munting paalaala mula sa salita ng Panginoon na nandito na tayo sa promised land. Nandito na tayo sa pangako ng Panginoon. Nandito na tayo sa kamay ng Panginoon. Nandito na tayo sa kasaganaan ng Panginoon. Nandito na tayo sa kapayapaan ng Panginoon. Nandito na tayo sa kaligtasan ng Panginoon. Nandito na tayo sa Panginoon. E bakit pa tayo aalis at lalayo sa Kanya? Diba? Pero, kasi sabi ng Bible ng batid, darating at darating talaga ang panahon. No? So ito po mga kapatid, ang atin pong pag-uusapan ngayon is itong patungkol sa apostasy. No? What is this apostasy? Kasi para maintindihan natin, baka malapit na pala tayo, no? Malapit na tayo na nagpipinto na yung pagiging apostate natin, no? Malapit na tayo sa apostasy. Right? So, ano yung ibig sabihin ng apostasy? Apostasy is the abandonment of a religious belief. No? An act of refusing to continue to follow. No? Hindi ka na nagtutuloy, hindi ka na, iniiwanan mo na yung pananampalataya mo or yung pinanampalatayaan mo nung una, yung tunay na pananampalataya. To follow, obey, or recognize a religious faith. No? So we refuse to continue, hindi na tayo nagtutuloy. Now ngayon kayo mga kapatid, pag inaari niyo sarili niyo bilang anak ng Diyos, no? Ito po ay munting paalaala ng Panginoon na check natin 'yung ating mga sarili, baka nasa period na tayo na ganito na tayo. Oo nga, maaring nasa simbahan ka pa. Pero tandaan po natin mga kapatid, sabi ng Bible, meron pong tao na backslider in heart. Diba? Diyan po yan, nagsisimula. No? Kasi pag hindi po natin ibinigay sa Diyos ang ating tiwala sa puso at sa ating isip, kinikilala natin ng Panginoon, ay talaga lang naaalis at kakalimutan natin siya. Kasi yan yung basic na ano ng tao eh. Mapalad nga lang tayo kasi kinuha niya tayo at tinuruan niya tayo eh. Pero kung wala ang Panginoon, tayo po ay wala. Walang kwenta na tao. Walang kwenta. No, maraming salamat sa nagpadala ng 50 stars. No? Ano nga bang ang mga gawi, no? Ano ba ang mangyayari, no? Kasi kaya tayo lumalayo sa Diyos kasi hindi natin sinasapuso, hindi natin sinasaisip yung pag-aaral at paglilingkod natin sa Panginoon. Right? So, ano ba ang mga marka? What are the marks of apostate, no? Kung paano ba malalaman na kayo ay nasa period na ng apostasy, no? Na malapit na kayong mag-abroad. No, hindi abroad sa ano, ha, sa labas ng bansa, kundi mag-abroad sa inyong pananampalataya. No? Sige nga. Tingnan nga natin, let us check, no? Check natin kung nasa period na ba kayo ng apostasy. No, titingnan natin, sabi ng Bible, open your Bible to 1 Timothy, no, chapter 4. Sabi dito, no, 1 Timothy, tingnan natin kung baka nakakaramdam na kayo ng ganito, no? Kakaramdam na kayo ng ganito. Well, ang kailangan natin gawin ay bumalik sa Panginoon. Bumalik tayo sa Panginoon. Chapter 4, verse 1 to 8, ang sabi ng Panginoon. Okay, listen very carefully. If you have your Bible, then read with me, together with me. Now the Spirit speaketh expressly. Okay, listen. That in the latter times, some shall depart from the faith. See? Some shall depart from the faith. Ibig sabihin niyan mga kapatid, mga mananampalataya na, umalis na. Umalis pa. Parang mga anghel sa langit ba na nandun na sila sa langit, umalis pa. Saka nilang first estate. Diba? Shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrines of devils. Yan. Na, kung ano lang, lalapit doon sa feng shui, lalapit sa loto, lalapit sa mga ibang doktrina na hindi tinuturo sa salita ng Panginoon. Diba?
Sabi dito, speaking lies in hypocrisy, having their conscience seared with a hot iron. Okay? Mga hypocrites. Isa ito sa mga palatandaan na kung saan malapit ka nang mag-abroad, malapit ka nang mag-depart sa iyong pananampalataya. No? Forbidding to marry and commanding to abstain from meats which God hath created to be received with thanksgiving of them which believe and know the truth. For every creature of God is good and nothing to be refused if it be received with thanksgiving. For it is sanctified by the word of God and prayer. If thou put the brethren in remembrance of these things, thou shalt be a good minister of Jesus Christ, nourished up in the word of faith and good doctrine, whereunto thou hast attained. See, mga kapatid, dito po, pinapaalalahanan tayo sa verse number 6, sinabi po dito, if thou put the brethren in remembrance of these things, no? Paalalahanan natin ang ating mga kapatiran, kagaya ng ginagawa natin ngayon, no? Thou shalt be a good minister of Jesus Christ. Okay? Nourished up in the words of faith and of good doctrine where unto thou hast attained. Yung mga itunuro ng Panginoon, no? Yung tinatawag na apostles' doctrine at yung mga sinusulat dito sa Bible, dito po, kaya nga sabi sa 1 John chapter 2 verse 1, mga kahopers, my little children, these things write I unto you that ye sin not. Sinulat po ito ng Panginoon para huwag tayong magkasala at atin itong matanggap. Itinuturo dito sa Bible itong mabubuting doktrina at salita ng pananampalataya. Diba? But anong ginagawa ng mga apostate? Anong ginagawa ng mga backsliding in heart or mga backsliders or yung mga talagang malapit nang umalis sa pananampalataya? Di ba? But refuse profane and old wives' fables and exercise themselves unto godliness. No? They refuse God's word. They refuse to do God's word. For bodily exercise profited little, but godliness is profitable unto all things, having promise of the life that is now, that which is to come. No? Normally, ang mga apostate, kasi ang apostate could be identified as ano eh, as tayo mismo individual at church, no, apostate church, yung buong simbahan na talaga sa pangunguna ng isang pastor na binabago ang doktrina, kung ano-ano na tinuturo na wala sa tinuturo ng Bible. Okay? So yan po ang napaka simpleng identifier ng isang apostate, no, sa sinasabi ni, kasi darating po yan. At sana naman kung kayo na mga nakikinig ngayon, at sana naman isang araw, sana naman you will not be caught up one day na isa ka na pala sa mga apostate, member ka pala sa apostate church, isa ka na palang, oo nga, Baptist ka nga, pero yung Baptist church nyo pala ay departed from the faith pala already. At meron po yan, mga kapatid. May mga, makikita po natin na may mga Baptists na talagang they departed from the faith, na nagtuturo na po sila ng mga hindi tinuturo sa Bible or yung mga pinagbabawal sa Bible, no? Hindi nila ginagamit yung tamang tinuturo sa Bible. Sinabi po dito, buksan po natin sa 2 Thessalonians. Buksan natin sa 2 Thessalonians chapter 3. Okay? Dito po makikita po natin, no? 2 Thessalonians chapter 3. Simulan natin sa verse 6, chapter 3, verse 6. Sinabi po dito, no? Now we command you, brethren,
in the name of our Lord Jesus Christ, that ye withdraw yourselves from every brother that walketh disorderly, and not after the tradition which he received from us. See, dito, we are commanded to stay away or go away from disorderly brethren na hindi lumalakad sa katotohanan, no? Bagkus sila po ay and not after the tradition which he received from us. See? Alin po, mabatid? Yung lahat ng ginagawa po natin ay nasa Bible po yan. Lahat, wala, kaya pag may nagtuturo po sa atin na hindi maipaliwanag sa Bible, isa po yung identifier na mali po ang katuruan ng tao na yan. No? Pag hindi kayang ipaliwanag ng Bible sa ang sinasabi ng isang tao, mali po yan, automatic mali. Huwag po natin paniwalaan yan. Pero pag naipaliwanag ng maayos, klaro sa Bible yung sinasabi, ay for sure sa Panginoon po yan. No? Yung mga tao na apostate, yung mga simbahan na apostate, mga kapatid, ay hindi yan yung mga tao or mga simbahan na hindi sumusunod kung ano ang nakasulat, yung do's and don'ts sa Bible. No? Kaya napakahalaga po na i-check natin yung ating mga sarili, baka naging parte na tayo ng apostate na simbahan. Kasi basically, pag nasa simbahan tayo na apostate, na nagde-depart na ng faith, panigurado tayo ay susunod din. Why? Kasi natuturuan tayo. No? A church cannot be a church without members. Diba? Kaya ikaw bilang isang miyembro ng simbahan, ng inyong lokal na simbahan, dapat kayo aral at kayo dapat pinaninindigan niyo ang salita ng Panginoon, no? Yung tinuturo, no? Yung traditions which he received of us, tradisyon na ginagawa ng mga ninuno natin ng mga disciples, ng mga apostles, no? Verse 14 and 15, sinabi dito, "And if any man obey not our word by this epistle, note that man, and have no company with him, that he may be ashamed." Diba? "Yet count him not as an enemy, but admonish him as a brother." Right? Pag hindi natin sinunod ang salita ng Panginoon, yan po ay patunay na tayo ay unti-unti na, or baka naman, wala na yung ating pananampalataya sa Panginoon, sa tunay na Diyos. Wala na yung ating godly practice na sinasabi ng Panginoon. Pag wala ka na, hindi ano bang ang tawag sa iyo? Apostate ka. Pag hindi na kumikilos sa tama, hindi na sumusunod sa tama according to the Bible ang simbahan mo, anong tawag sa simbahan mo? Di apostate yung simbahan mo. Diba? And what does God do with the apostate? They depart from God, then God will not hear them. And take note, mangyayari po yan. At sana po, reminder ito na mag-ingat po tayo sa ating pinapakinggan, mag-ingat po tayo sa ating pinapasukan na simbahan, mag-ingat po tayo sa ating mga ginagawa bilang isang mananampalataya, mga kapatid. No? Why? Alam mo po, bakit tayo ay prone sa apostasy? Because our heart, no? Buksan natin sa Jeremiah. Kasi, kaya nga, nilinaw ng Panginoon na willing mind, yung perfect heart and a willing mind, kasi ito po ang nagpapabagsak sa atin, itong ating puso at isip sa damdamin pangalang, wala na, mabilis tayo ma-deceive. Kasi inaakala natin, pastor, akala natin tama lahat ang sinasabi. Kaya medyo nabubugso din ang damdamin, yung iba nga, payak-iyak pa. Kaya nadadala, oo nga, bilib na po dito. Hindi po ganun. Tsaka tinuturo yung philosophies of man, bilib na bilib ka kasi ang galing. Hindi din po ganun. No? Ingat po tayo. Bakit? Sinasabi po sa Jeremiah, pakinggan po natin mga kahopers, chapter 17 verse 9. "The heart is deceitful
above all things and desperately wicked, who can know it? Kaya mabilis tayo maniwala, mabilis tayo mahulog sa patibong ni Satanas kasi napakadali paglaruan ng ating damdamin. No? Ikaw naman, tiwalang-tiwala ka. Ayan, naniwala ka naman. Di doon ka mas pinaniniwalaan mo yung apostate brethren mo kaysa doon sa pastor mo na nagtatapat sa Panginoon. Huwag tayong maniwala. Sa Diyos po tayo maniwala. Sa Diyos po tayo manampalataya. Pa atin pong pairalin yung mga maka-Diyos na bagay sa ating buhay. Diba? Huwag po tayong magtiwala sa kahit kanino man, kundi sa salita ng Diyos lamang. Open nga natin sa Proverbs chapter 14, verse 14. Dito na. Ito din po ay isang chapter 14, verse 14. Basahin natin. The backslider in heart shall be filled with his own ways, and a good man shall be satisfied from himself. See? Ang backslider in heart, mga kapatid, no, ang puso nila ay wala sa Panginoon kasi umalis na sila, backslide sila sa gawain ng Panginoon. So basically, ang mga backslider ay babalik po yan sa mundo kasi saan, umalis sila doon sa piling ng Panginoon, saan ba sila pupunta? Hindi sa piling ng mundo. Diba? Kaya huwag tayong mapadala dyan sa mga backslider na yan. Hindi kasi, ganyan talaga. Discontented ka. Pag ikaw ay prone sa apostasy, malapit ka ng ma-apostate, no? Ay prone ka sa discontentment. Prone ka sa accuse. Inaakusahan mo kay sino? Number one, si pastor. Hindi ka kontento, hindi ka satisfied, no? Yan po, backsliding in heart shall be filled with his own ways. Akala niya, yung ginagawa niya lang ang tama, pero nakakalimutan niya na meron pala tayong Bible na sinusunod. Meron pala tayong salita ng Panginoon na sinusunod. So, nire-reject niya na ang salita ng Panginoon. Kaya, nagbabackslide na siya. And, yan po ang isa sa measurement or yung palatandaan, a marker na ikaw ay papunta na doon. No? Kaya mga patid, kahit gaano man yan kahirap sa simbahan, kahit gaano man yan na masasakripisyo ka, basta para sa Panginoon yan, patuloy ka. Huwag mong isipin sarili mo, isipin mo ang ikalalago ng gawain ng Panginoon, hindi yung ikalalago ng sarili mo lamang. Right? Lagi natin iisipin, mga patid, bilang isang Kristiyano, yung paglago ng gawain ng Panginoon, yung kapurihan ng Panginoon lamang ang ating ginagawa. No? Kasi nga, lumalayo ka na eh. Kasi na-overwhelm ka. Mas bilib na bilib ka doon sa mga tao na akala mo mas matatalino kaysa pastor mo. Kaya ka nga may pastor, kapatid, kasi yan yung binigay ng Diyos sa'yo. Kahit doktor ka, kahit engineer ka, at yung pastor mo, dating janitor lamang, pastor mo yan. Diba? Yan yung binigay ng Diyos sa'yo kasi siya yung pwedeng magturo sa'yo. Kaya tayo umalis kasi doon tayo sa bilib na bilib tayo. Pero hindi tayo nagtitiwala sa Diyos. Sabi ng Bible, and I give you pastors according to my heart to feed you with knowledge and understanding. No? Kaya hindi po nagkamali ang Panginoon, mga kapatid. Kung saan ka at anong katuruan ang ibinibigay niya sa'yo. Hindi po nagkamali ang Panginoon sa ginawa niya sa iyo. Yung pagligtas niya sa iyo, hindi po nagkamali ang Panginoon. Kamali ang Panginoon. Kaya mga kapatid, tayo po ay magpatuloy sa gawain ng Panginoon. Right? Tayo po ay magpatuloy. At alam niyo po mga kapatid, ang isang prone to apostasy or yung mga nasa apostasy na ay they reject God. No? Wala silang appetite para sumunod sa Panginoon. No? Minsan, mararamdaman natin mga kapatid, minsan mararamdaman natin na wala tayong ganang pumunta ng simbahan, wala tayong ganang magbasa ng Bible, wala tayong ganang manalangin. No? Kasi yan po ang simula eh.
Yan po ang simula. Hindi siya apparent, pero yan po, dyan po nagsisimula sa maliliit na bagay. Pero lingid sa ating kalaman, yung maliit na bagay niyan, yan pala yung magpapabagsak sa atin, sa ating pananampalataya. No? They reject that. Just like sa mga, sa panahon ni Moses, di ba? Nung umakyat si Moses sa ano, sa bundok, no? Sinabi ng 1 Samuel 15:26, umakyat si Samuel sa bundok. Nung Samuel si Moses, nung matagal bumaba si Moses, anong sabi ng mga tao? O, nasaan na si Moses? No, wala naman. Sabi nung mga tao kay Aaron, o, bigyan mo kami ng Diyos kasi hindi namin alam kung ano nangyari kay Moses doon sa taas. Di ba? Ganun katindi yung tao. Naghahanap ng ibang Diyos. No? Hindi sila nagtiwala doon sa Diyos na tumulong sa kanila, nagpakain sa kanila, nagbigay sa kanila ng clouds of protection pag-araw para hindi sila mainitan, at cloud of fire sa gabi para mayroon silang liwanag. Ganun katindi ang tao, mga batid, na harap-harapan na may kapangyarihan na Panginoon, pero kalaunan ay talagang iiwanan nila ang Panginoon. So, kaya mga batid, mapalad po tayo sa panahon natin ngayon, bagkos hindi natin nakikita visually, physically yung kapangyarihan ng Panginoon or yung si Panginoong si Kristo mismo. Sabi ng Panginoon, mapalad yung mga hindi nakakita pero naniniwala. Kaya wag po tayong umalis sa ating pananampalataya. Wag po nating i-reject yung ating unang natutunan. No? Kaya napakahalaga ang mag-aral ng salita ng Panginoon, mga kapatid, kasi yan po ang gabay natin sa ating buhay. Kasi pag wala tayong aral sa salita ng Panginoon, o nga, membro ka ng simbahan, pero hindi ka naman nag-aral, wala ka namang aral, ay panigurado, in a snap of a finger, mawawala ka sa gawain ng Panginoon. Kaya ako ay calling the attention of my fellow pastors who are watching here, na sipagan po natin ang pagtuturo sa ating mga miyembro sa simbahan. Sipagan po natin ang pagtuturo sa ating mga missionaries, yung mga Bible students, no, napakahalaga po niyan. Kasi ang taong kulang sa pag-aaral po, mga kapatid, ay talagang prone sa pagkawala sa kanilang pananampalataya, pagkawala sa gawain ng Panginoon, no? Kaya nga maraming nawala sa gawain, maraming nag-backslide kasi hindi naturuan ng maayos. Bakit? Kasi pag hindi ka naturuan ng maayos, wala kang foundation sa salita ng Panginoon na ilalagay sa isip mo at sa puso mo para ikaw ay makapagpapatuloy. Kasi hindi mo alam gagawin mo eh. Meron naman, alam mong gagawin mo, pero hindi mo ito ginagawa, hindi mo ito pinapractice sa buhay mo. And most importantly, wala kang pananampalataya sa Panginoon. Wala kang tiwala sa Diyos. Right? No, sabi sa yung sinabi sa 1 Timothy chapter 4 verse 1, no, na isang araw may mga tao ang aalis sa pananampalataya. No? May mga tao, at sana mga kapatid, hindi ka kasali doon. Hindi ka kasama doon. No? Hindi ka magiging kasama doon sa sinasabi ng Biblia na isang araw may mga tao na aalis sa pananampalataya. No? Hebrews chapter 3 verse 12. Buksan nga natin mga kapatid. Hebrews chapter 3 verse 12. Ano bang sinasabi ng salita ng Panginoon po dito? Hebrews chapter 3 verse 12. Take heed, brethren, lest there be in any of you an evil heart of unbelief in departing from the living God. Napakagandang talata, no? Makinig mabuti, mga kapatid, no? Tingnan niyo mabuti, tingnan niyo mabuti, mga kapatid. Lest there be any of you an evil heart of unbelief. So, check po natin yung ating mga sarili. Check niyo po ang yung mga sarili ko. Ako ba nasa Panginoon pa ba ako? Check niyo ba yung mga sarili? Tingnan niyo kung nasa nag-aaral pa ba ako salita ng Panginoon? Pinaniniwalaan ko pa ba ang Biblia? Pinaniniwalaan ko pa ba ang salita ng Panginoon? No?
ako ba ay nagiging ako ay mas higit pa na masama kaysa mabuti, no? Check niyo po ating mga sarili. Kasi kahit kami mga pastor, hindi po namin kayang tingnan kung anong state of maturity ka na, mga kapatid. Ikaw lamang po at ang Panginoon ang nakakaalam niyan ng state of maturity mo. Ang tanging evidence lang po namin na ikaw ay mature is yung works, di ba? Sabi nga ni James, faith without works is dead. Hindi po yan ibig sabihin niya na pag pananampalataya at gawa po, hindi po ang kaligtasan. Ang pananampalataya mo, ang resulta niyan ay gawa. Kaya pag nakita sa gawa, ibig sabihin may pananampalataya ka. Ibig sabihin tunay ang pananampalataya mo kasi nakita sa gawa mo. Or vice versa, hindi tunay ang pananampalataya mo kasi hindi makikita sa buhay mo. Diba? So, ganun yun ang ibig sabihin ng faith. Faith without works is dead, no? So, balikan natin sa verse 12. In departing from the living God. Wow. Check natin, baka wala na. Isang hakbang na pala, wala na tayo sa gawain, no? Check natin yan, mga kapatid. Right? And then, people tend to, people really tend to find another God. No? Number one dyan is God of the world. No? Diyos ng mundo. Imbis na Diyos ng langit na nag-iisang Diyos na buhay, walang iba ang ating Panginoon. Ang ating hahanapin. No, mga kapatid, always remember in your mind and in your heart, God searcheth your heart. God knows your mind. No? Ang gusto niya po sa atin, mag-aral ang kanyang salita. Mahalin ang kanyang salita. Hindi lang po mag-aral at mahalin, kundi gagawin at susundin ang kanyang mga salita. No? Mga kapatid, tulungan natin ating simbahan. Tulungan natin ang gawain ng Panginoon. No? Tulungan po natin. Gawin po natin ang ating duty. Anong sabi ng Ecclesiastes? Tawag doon, yung fear God and keep His commandment, for this is the whole duty of man. No? Hear the conclusion of this whole matter. Fear God and keep His commandment, for this is the whole duty of man. Ang duty po natin ay matakot tayo sa Panginoon and keep His commandments. Gawin ang kanyang mga utos. Kasi yan po ang ating trabaho. Pag hindi natin ginawa yung ating trabaho, is wala na tayong trabaho. Nag-resign na tayo sa ating trabaho at nagiging apostate na tayo. Pero pag nasa Diyos tayo, we are on the winning side, we are on the side of peace, we are on the side of riches, no? We are on the side of joy and love sa Panginoon. Kaya bakit pa natin pipilihin pa? Hindi, wala ba tayong aral na natutunan sa buhay ng mga anghel, yung mga fallen angels na sa langit na tapos umalis pa tayo sa lupa tapos pupunta pa na langit. Wala ba tayong natutunan sa buhay ng mga Israelites? Di ba? They are the chosen nation pero God rejected them. No? E tayo, we are chosen by God through salvation. Aalis pa ba tayo sa ating pananampalataya? No? Lastly, Isaiah chapter 1 verse 28. Sinabi po dito, kapatid. Isaiah chapter 1 verse 28. This is the last verse that we're sharing this morning. Isaiah chapter 1 verse 28. Sinabi po dito, mga kapatid, mga fellow hopers, and the destruction of the transgressors and of the sinners shall be together, and they that forsake the Lord shall be consumed. No? Yung mga binaliwala nila ang Panginoon, sila po ay matutupok, sila po ay mawawala, masisira. Kaya wag po nating hayaan na isang araw tayo po ay sisirain ng Panginoon. Wag po nating hayaan na isang araw tayo po ay magdudusa
dahil sa ating ginawang desisyon to depart from our faith. Kaya mga kapatid, magpatuloy po tayo sa gawain ng Panginoon. Kaya kung ikaw ay isa sa mga viewers natin ngayon dito sa Hope Goes On na hindi pa nakilala sa Panginoon, sa ating nag-iisang Diyos at nakapagligtas na si Hesus Kristo, ngayon po, this is the perfect time for you to accept the Lord Jesus Christ. Because bawat isa sa atin ay makasalanan. At yung kasalanan po natin, ito po yung nagdadala sa atin sa impyerno. No? Ito po, itong impyerno po ay ito po yung tinatawag na ikalawang kamatayan. Na kung saan, kasi yung ating kaluluwa, hindi po yan namamatay. Sabi ng Bible, ang ikalawang kamatayan is yung kaluluwa mo ay itatapon sa nagbabagang apoy sa impyerno. Pero ganun ka kamahal ng Panginoon. No? Mahal na mahal ka ng Panginoon. No? Kung meron man sa inyo na hindi pa nakakilala sa Panginoong Jesucristo. Kaya binadala ng Diyos na Ama ang kanyang bugtong na anak upang magpapako sa krus sa Kalbaryo, upang ang kasalanan mo ay kanyang linisin. No? Pag wala ka ng kasalanan, ay siyempre hindi ka na pupunta ang impyerno kasi wala ka ng kasalanan, linilinis ka na eh. Mo si Kristo bilang Diyos at tagapagligtas mo. Okay? Believe in the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Again, this is Pastor Jason Salutan, no? Saying, as life goes on, hope goes on. Have a great day, mga ka-hope.